Nang makalis sina Padre Enrico at Kapitan, ay naging tahimik na ang aming bahay. Ang amay nagtungo sa teres at ang aming ina naman ay inihanda ang aming hapunan. Sumunod sa kanya sa kusina ang mga kapatid kong babae. Kami ni Mon ay nanatili sa salas. Habang nagbabasa siya ng comics, ay pinagmamasdan ko siya. Parang hindi ko na nababakas ang takot at pangamba sa mukha ng bunso kong kapatid. Hindi katulad ng mga nakarang buwan na walang araw na hindi mo to ang kanyang mga mata. Marahil ay nakakasanayan na niya ang mga hiwagang nangyayari sa kanya. Tanggap na siguro niya na may kakaiba sa kanyang pagkatao. Maaari kong sigurong sabihin na bukas kay Moon ang tinatawag nilang pangatlong mata o third eye. May kakayahan siyang makakita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang at mga kababalaghan. Noon pa lang ako nagsimulang maniwala sa totoong may mga kakaibang nilalang na kasabayan ng mga tao na gumagalaw sa mundo. At may mga taong may kakayahang makita ang gayong mga elemento at espiritu. Naisip ko ang mga sinabi ni Aling Becky na kapag tatakang may mga ganoong pangyayari sa lugar namin. Pero kung tutuusin, kahit noong wala pang ganoong kakaibang kakayahan si Mon, ay mayroon talagang namamatay sa Dolores. Halos linggo-linggo o kada dalawang linggo, isa, dalawa, at minsan ay higit pa, may mga nagkakasakit at may mga naaaksidente. Ang pagkakaiba lang mula nang maging 13 anyos si Mon, ay nagkakataon na parang alam niya o may nagdadala sa kanya sa lugar na may mamamatay, magkakasakit o maaaksidente. Ang sabi nga niya noon ay isinasama siya ng mamang nakatalukbong ng itim sa bahay na may nakatakdang mamamatay hanggang sa natuto na siyang tanggihan ito. Ang nagpasidhi sa hiwaga na nangyayari sa kapatid ko ay ang biglang pagsulpot ng mga uwak. Parang ang mga uwak ang nagbibigay ng proteksyon kay Mon. Matapos ang hapunan, ay nakita ko si Mon na nagtungo sa likod ng bahay. Nagpasya akong sundan siya. Naupo kami sa ilalim ng puno ng mangga. May papag na inilagay doon ang ama na nagsisilbing pahingahan namin. Bahagyang maliwanag ang gabi dahil sa buwan. Inakbayan ko si Mon. Teka Mon, wala ba dito iyong mamang nakatalukbong na itim? Nangiti si Mon habang sinasabing wala doon ang nilalang na iyon. Okay lang ba, Tol? Oo naman, Kuya. Ikaw ba? Sagot at tanong ni Mon. Ayos lang. Malamok ah. Gusto mo bang kumuha ako ng katol? Huwag na kuya. Tika kuya. Huwag kang magugulat ah. Tumingin ka sa may kawayanan sa bandang kanan mo. Sinunod ko ang sinabi ni Mon. Oh, bakit? Ito, nakatingin na ako. Anong meron? Hindi mo ba kuya nakikita yung parang malaking mama na may hawak na tabako? Ayun oh. Tumuro siya sa direksyon ng kawayanan. Nakatingin nga siya sa atin eh. Nangalisag ang balahibo ko sa buong katawan sa sinabing iyon ng kapatid ko. Gusto kong tumakbo papasok ng bahay. Moon naman, huwag kang ang nagbibiro ng ganyan. Ang kunwari hindi takot na sagot ko sa aking kapatid. Kuya, alam mong pagdating sa ganyan mga bagay eh, hindi ako nagbibiro. Yan pala ang tinatawag na kapre. Takot man ay pilit kong tinanaw muli ang kawayanan. Ngunit wala akong nakita. Ayun pa rin siya oh. Ang kawayanan yan siguro ang tiraan niya.
Madalas ko siyang nakikita dyan kapag gabi. Mon, madalas ka bang nakakakita ng mga ganyang nilalang? Oo, kuya. Doon sa bandang likuran ng school na pinapasukan ko noon ay may mga duwende. Sabi ko sa iyo noon na may mga duwende rin sa harapan ng bahay natin eh. Ayan nga, kapre oh. Doon naman sa malaking puno sa harap ng ospital sa bayan, eh mayroong tikbalang na laging nakasandal doon sa puno. Yun din ang kanyang tirahan. Minsan naman ay mga nakikita kong naglalakad na kaluluwa. Lahat naman sila, hindi ako sinasaktan eh. Sa isa lang akong parang natatakot noon, doon sa mamang nakatalokbong ng itim na nanunundo ng mga kaluluwa na mga namamatay dito sa lugar natin. Pero ngayon, sanay na rin ako na lagi ko siyang nakikita. Ang sagot ni Mon. Aray naman, kuya. Napapahigpit yata ang akbay mo sa akin. Ha? Sorry. Kasi tinatatakot mo ako eh. Ikaw kaya itong nagtatanong? Noon ko mas naiintindihan ang mga nangyayari kay Mon. Hindi lamang siya nakakakita ng mga kakaibang nilalang. Alam niya kung may mamamatay dahil sa sinasabi ng mama na nakatalokbong ng itim. Siya marahil ang binansagang kamatayan. Maamo din sa kanya ang mga uwak at hindi siya pwedeng saktan ninuman dahil parang may kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng proteksyon at ang mga uwak nga siguro ang nautusang bantayan si Mon. Iniisip ko kung maituturing na masamang espiritu ang parang kinauugnayan ng kapatid ko. Pero bakit hindi siya natatakot sa krus at rosaryo? Nakapagdadasal din naman siya. At kung may masamang espiritu na lumulukob sa kanya, dapat nakita iyon ni Father Enrico. Bakit mo nga pala nasabi kay Aling Vicky yung mga sinabi mo kanina sa kanya? Narinig mo ba yung usapan sa sala sabang nasa loob kayo ng kwarto? Wala naman. Naramdaman ko lang at nabasa sa mga kilos niya na parang kinakabahan siyang may masamang mangyari sa kanya. Mas pinagtibay pa ang sinabing iyon ni Moon na may mga namumuo rin siyang mga kakaibang kakayahan. Panandalian kaming nanahimik ni Moon. Napansin kong humilig siya sa balikat ko. Nakapikit ang mata. Marahil nakatulog at hinayaan ko lang siya. Naisip ko kung ano pa kaya ang mga darating na mga pangyayari na kakaharapin ng napakabata ko pang kapatid. Maya-maya, biglang bumalikwas si Mon. Nagising ito at tumayo. Kuya, nanaginip ako. Napakasamang panaginip. Humangos papasok ng bahay si Mon. Sinundan ko siya. Itay! Inay! Masusunog po ang mga bahay sa paligid natin. Ha? Paano mo nalaman? Tanong ng aking ama. Itay, nanaginip daw siya. Sa panaginip niya nakita. Anak, paanong nagkasunog? Alam mo ba kung kailan? Ang pag-uulirat ng ama namin. Hindi ko po alam eh kung kailan. Ang nakita ko lang eh mga mama na may mga hawak na parang mga sulo yun. Sila ang mga magpapasimula ng apoy. Dapat po bang ipaalam natin ito sa mga kapitbahay natin? Ang tanong ko sa aking ama. Hindi man tayo nakakatiyak kung anong reaksyon nila eh. Mas mabuti siguro na bigyan natin sila ng babala. Tingin ko eh, mas makakabuti kung kay kapitan na lang natin ipalam at bahala na siyang magsabi sa mga kapitbahay natin. Ang mungkahi ng aking ina. Tiyak kapag nagkatotoo ang panaginip ni Mon eh, siya naman ang sisihin ng mga tao dito sa atin. Ang sabi ni Elena.
So, ayun po, masusunog kaya yung mga bahay sa paligid nila. Abangan po ito sa part 9. At Miga Miga Love, shout out po sa inyong lahat kung nakarating ka man dito sa dulo. At binabati ko rin ang ating mga kapatid, mga kaibigan na OFW sa iba't ibang panig na mundo. Hanggang sa muli po.